Ayan, so ganyan na po ang itsura ng ating pasyente pag nakatagilid po siya. Kasi ang purpose is kailangan ipatagilid ang pasyente dahil po sa kanyang bed sore ay ating pinoprotektahan. So ito po yung bones, nilalagyan ko po yan ng, dito yung tuhod niya, I mean, nilalagyan ko yan ng towel or either pillow, pero mas maganda pillow talagang nilalagay. Yung ginagawa ko, ito lang. Nakita mo yan, yung ito, yung para sa ulo. Nilalagyan ko lang siya. Ayan, ini-insert ko lang yan. Ang hirap naman na ito. Walang tagahawak. Ako lang tagahawak. Wait lang. Ayan po. So, ganyan lang po ang nilalagay ko para hindi po mag-rub ang kanyang dalawang bones. Dahil po sa sobrang soft ng skin ng ating mga pasyente, madali po namumula si Lolo, yung tuhod niya. Namumula po yan dito pag wala pong pillow or either towel na nilalagay. Ayan po. So, ganyan po yung pasyente natin. Titingnan natin yung kanyang bedsore. Kailangan nakasingaw po yung kanyang bedsore dyan. And, mga more than 2 weeks na po, hindi po ako naglalagay na ng gauze sa bedsore ni Lolo dahil para po madali pong matuyo pag wala pong gasa, pag wala pong gauze, pag walang cover. Siyempre, pag nilinisan na po natin, yan. Pag nilinisan na po natin yan with the lagyan na po ng gamot. So, yan. Gusto nyo ba mag... Yan, ang bedsore ni Lolo sa ilalim. Para madali pong makasingaw ang kanyang sugat. Alakalaki po niyan. Pero ngayon, medyo light-light na lang yan. Dahil po, sabi ni Amo, magaling daw po ako mag-alaga. Char! So, wait na lang po natin. Yan, mamaya-maya. Itaas ko po to konti yung sa head ng board niya. Yan po. Taas ko po yung konti. Kuhanin ko lang yung... Ayan, ito po. Remote control. Ayan, naka-elevate na po siya konti. Ayan. Sobrang init yung reflect. Tingnan nyo po. Siyempre, makalat yung kama ko as usual. Ayan, sobrang init. Kaya sinasara ko. Ay, naku po. Kahit naka 24 hours AC kami, sobrang init pa din. Ay, naku, Lord. So, maya-maya konti, 3 o'clock, iayos ko ulit si Lolo para mag-inom na ng kanyang milk. 3 o'clock. Kaya naman kasi actually ni Lolo na magdura ng kanyang laway. Yan. Punasan ko lang yan siya. Tapos, syempre, ito dito sa edge. Ayan. Naluluha siya sa kanyang sa kanyang pag-ubo-ubo. Kaya inom niya lang ng gatas eh. So, maya-maya konti. Medyo ihiga ko na konti yung kanyang bed. Ito. Para at least maging komportable naman siya. Tapos ito pala guys, share ko sa inyo. Yan, pinapahawakan ko yan sa kanya. Ako lang nagawa-gawa niyan para hindi mag... Para yung kamay niya mag-open. Kasi laging naka-close eh. So, sobrang... Diba, stroke patient nga po siya. And yan yung skin niya. Siyempre, di ba kawawa naman Lolo ko. Yan, no? Ito, nag-bleast mo. Ano yan eh? May water sa loob yan. Tapos kaya iniingatan ko, nilo-lotion ko yan. So, syalan pa yan ang lotion ng Lolo ko. Di ba? 3M. Sobrang ganda ng ano niya. Ng lotion. Minsan niya ginagamit ko yan. Promise. Minsan ginagamit ko. Pag hindi ko siya malagyan ng lotion, sobra, grabe yung dry. Tingnan nyo. Sobra yung dry. Ayan. Ayan, sobra yung dry ng kanyang mga skin. Kaya nilo-lotion ko yan. Ayan, ah, diba? Ang kintab. Ah, sosyal. Ah, diba? Ako walang lotion, siya may lotion. Sosyalan lang, lolo ko. Ayan. Medyo relax, relax ka muna dyan, lolo. Ito pala yung mga stocks ng lolo ko. Kailangan may stocks lagi siya. Marami siyang stocks as in. Ito ano to? Saline. Ito yung saline ni Lolo. So, yan. Nakita niyo yung stock ni Lolo. Isa, dalawa, tatlo. Ayun pa. Apat sa ilalim. Yan. Dami niyang stocks. Ayan siya. Tapos, ayan. Oxygen to ni Lolo. Share ko lang sa inyo ang gamit ko sa kwarto. Oxygen, ayan. Tapos, ito ang kanyang
compressor and nebulizer. Yan, nebulizer nila. Pang baby pa yan na may toys pa yan. Eh, di akin na. Yan, so. Kung na? Ha? Okay, ma? Nihan hao, ma? Ah, yan ay nakabuka bibig niya. Akong, nihan hao, ma? Wait lang. Ayan, may laway-laway na naman siya. Wait lang. Pwe, kulay. Pwe. Ayan, kaya niyang ispit konti, laway niya. Pwe, akong kulay. Twe, itiyan-tiyan lang ho. Ginaganyan ko lang. Ayan, sobra. Ay, ang buhay caregiver. Laban lang. Kung na... Nilalagay ko lang yan dyan. O, diba? Relax, relax lang, lolo. Ako walang patulog. So, yan na po. Nalinisan ko na po yan, ha? Ito po, sterilized po to. Ang ginamit ko, ha? Swab. Sterile swab. Yan po siya. Sterile swab. Sterilized po yan. So, careful. Huwag hawakan po itong tip kasi sterilized po yan. Dili papasok sa loob. So, ito na po yung cream natin na Heraderm. Ayan. Di ba kita? Ayan. So, ayan. Ayan na din. Kon. Simutin natin. Sayang din. Wait lang po. Sinisimot natin yung cream. Sinisimot ko yung cream kasi sayang din. May laman-laman pa. Ayan. Ayan po. Diba? Tapos, saka ito natin ilagay sa loob. Ayan. Ayan na po. So, mamaya ako na po siya takpan. I make it nga, ipadry ko muna yan siya. Tapos, maya-maya takpan natin. Okay, so mamaya pakita ko sa inyo kung ano din ang pagtakip ko, ha? Thank you po. So, yan na po ang itsura nung nalinisan ko na, di ba? Medyo mamula-mula na siya. Kasi iba yung hindi pa nalinisan, dahil nalinisan. So, yan, betadine po yan. Pag gumamit ng betadine, ano ha, yung stroke. Let's say, halimbawa, clockwise lang. Hindi pwedeng pabalik-balik yung pag-apply ng sterile. Halimbawa, ito, no? May betadine na to, kaya may saline. Isang stroke lang po, hindi po pwedeng pabalik-balik, lalong-lalo na pag may poops po sa loob. Syempre, hindi maiwasan yan pag na-poops yung pasyente. So, kailangan po, careful po tayo para hindi po ma-infect ang ating pasyente. Kasi mas lalong magkakaproblema po. So, maya-maya ko na i-cover, gawa ng I have to let it dry for a while. Yun, tapos i-cover na siya ng gauze pad. So, sa next video ko na naman, ha, medyo lumit na po yan, as in, lumit na po yan, before, sobrang laki, as in. So, thank you po sa pagsubaybay sa aking mga videos. So, update ko po kayo kung ano pong maging problema natin sa ating pasyente. Pag meron po kayong question, comment down below lang po. Thank you po! Ayan, dahil sterilized po yan, so, ganyan po ang pag-aamit. So, yan na, betadine. Sterilize po to, ha. Tapos, ang next natin is, ito naman yung tatlo. Gagamitin natin sa, dito, sa saline. Okay. So, yan po, ha. Shit, grabe yung kaba kong sobra. Dumugo yung bedsore ni Lolo dun sa taas. May dugo. Yan, oh. Kita nyo. May dugo pa, oh. Red, oh. Yan, oh. Kita nyo, red color. Sobrang dumugo. Ah, shit. Sobrang kaba ko. Kinabahan ako. Kala ko kung napaano. Ay, Diyos ko po. Sobra. Promise, kinabahan ako. In fairness. Sobra akong kinabahan. Diyos ko. Yan, oh. Dugo. Sobra. Ang dami ng dugo kanina. Sabi ko, shit, napaano to? Kala ko yung pati yung dumudugo. Yung sugat niya pala. Silipin natin. Ano, sa ilalim. Yun. Yung dumudugo. Yung bedsore niya. Shit, grabe. Yan o, may dugo pa o. Yan o. Yan o, support na yun. May dugo o. Shit, kinabahan ako. Promise. Ha, maglinis muna ulit ako. Betadine. Ayan na, ready na tayo sa betadine. Swab. Sterilized na swab. Tsaka ito betadine. Ano, malinisan muna natin.
kinabahan ako. So, yan lang, diba? Oh, ganyan lang ako maglinis. Kahit ilang paikot-ikot yan, basta dyan lang yan siya. Basta pag nakalabas na, hindi na siya pwedeng i-ano ha, ibalik sa loob. Yan, so tatlo. Tatlo ulit, kinabahan ako, grabe dumuko. Akong pais, fangs. Pais eh, akong, hey, tray. Yan. So, ito ulit. Tatlo ulit. Yan. Yung dun sa dugo, sa taas. Tapos sa labas. Ganyan. Okay. So, yung salay naman natin. So, ito na yung salay. Diba? Ito yung salay natin. Yan. Nilagawa ko, ginagawa ko lang yan pag nag-video ako. Pag nag-film ako. Para hindi siya pwedeng hawakan talaga. Kasi ano yun eh. Siyempre, diba? Sterilize yan eh. Tapos, yan. Tatlo ulit. Yan. Yan na. So, kaulit tayo ng isa. Sobrang kaba kong grabe dumugo. Bakit kaya dumugo nun? Kasi binuhat ko siya, pinatagilid ko siya. Shit, grabe, kinabahan talaga ako. Promise, sobra. Yan, may dugo pa konti. Oh. Ayusin ko na yan mamaya. Wait lang. Yan. So, patuyuin ko muna yan bago ko siya lagyan na kahit wag na. Yan, dry naman yan konti. Yan. Lagyan natin ulit ng Heraderm. Diba? Yan lang ang gamot ni Lolo kaya natuyo-tuyo na yan. Ay, naku Lord. Thank you. Hinihingal ako. Promise. Thank you. Thank you, thank you sa pag-watch nyo. Kinabahan ako sobra talaga. Ito lang ha. Ito lang ang gamot na nagpagaling sa bedsore ni Lolo. Ito lang talaga.